dito, dito po tayo sa UA. Wala naman po lakto dito, kaya nga lang, marami po mga projects, mga ward ang naapektuhan na wala din pasok. So, gagawin po natin po today is maglilinisan lang po tayo ng bahay at para po dun sa mga magagandang cheeks, magagandang mamis at saka magagandang katulad po na ayaw pong magastos ang skin or malosyang. So, ito po ay mga simple tips lang po para po pampay-spray lang po na makapaglinis natin po tayo ng bahay. Dito naman po nasa bahay lang tayo. So, start na po tayo. Una po, lili-add din po muna ating mga babies.
sa mga wala pang ganda kasi yung iba po tulog pa. Pasensya nyo na yung itura ko po at kakagising lang po. Hindi pa nakakasok na, hindi pa nakakailaman. Pero syempre, linis mo na. Mamaya na yung pa-beauty. Kasi ang hinahabol ko po yung time na tulog pa sila kasi pagkagising na sila, medyo nakakaya ilang kuminos kasi syempre parang makakaabala rin tayo sa kanila. Kaya samantalahin po natin yung pagkakataon na tulog pa sila din nakakapag-linis po tayo. Pasayon ko po sa inyo yung ating mga kapitbahay. Ayan, may mga kapitbahay tayo. Siguro, either busy sila sa trabaho o kakatulog pa rin po sila. Kaya wala pa po tayo nakikita. Ayan. So, ta-da! Tapos na siya. Susunod na po natin ang pagwalis at paglalampas ng sahig. Ayan. So, lalaban na po natin ang ating mga ginamit na basahan para sa susunod na gagamit natin siya ay malinis, hindi tayo mga problema na ang dumi-dumi naman sa hanay natin gamit. Pero at least, after natin gamitin, labahan na po natin kagad siya. Then, isama na natin yung ibang marurumi basahan sa kusina. Wait lang po. Kapansin niyo, meron tayong nakasahod na timbado at saka may mga ilagay akong basahan kasi yung aircon ko, kung pinatatay siya, tumutulo. So, para maiwasan natin yung pagiging makalat or maputik sa sahig, so, yun, inaagapan ko natin siya ng basahan at saka ng timba. Guys, pasensya niyo na yung mature ako. Kasi, bagong gising lang, expected niyo na pagbagong gising, di ba? Nagangatwiran sa sarili natin na always make a give sa mga na ayaw maglinis kasi yung iba hindi naglinis, kaya yung naglinis, well, ganito po yun. Yung sikreto lang po para manatili malinis ang bahay, ikaw ang mag-umpisa sa sarili mo. Kapag naglinis ka, kapag nakikita nilang malinis, syempre, ano lang tayo, di ba? Tao tayo. Nagkakaroon din tayo ng konting hiya na hindi man tayo puligo maglinis o hindi man sila ganun na mag-e-effort para maglinis. At least yung kalat lang po nila, di ba po? So, ikaw na lang yung mag-start sa kanila. At saka kung natin isipin na hindi sila naglinis, ikaw lang maglinis, no. Ginagawa po natin ito mula sa puso natin kasi ito yung pagkataon natin. Ito tayo, so, don't give a reason na para tabarin ka sa sarili mo dahil titig na may ibang tao niya. Iba ka, iba sila. Iba tayong lahat. So, kung ano ka, pakita mo sa kanila, then kung mahiya sila, kikilos din sila. Kung hindi, fine. As long as hindi sila nagkakalat, as long as nililinis sila yung mga sarili nila kalat, pero kung mayroon man tayo nakikita mali or parang nananadya na after mo maglinis, dinadumihan nila, naging dugit sila, pwede po natin kausapin na maayos at saka wala pong nakukuha sa hindi magandang pag-uusap. Basta in a nice way lang po, huwag tayong laging galit o tayong laging parang gusto natin ng gera. Yun po, maayos na usapan lang. Malinis na dito. Konti lang po natin lamihan kasi ano, parang hindi na tayo saan mabalgal.
Laban lang natin siya sa tubig na may sabon. Para po din sa dami, nabibili po siya ng pampiga naman. Ako po kasi hindi po ako komportable. Mas komportable po ako sa mani-mani po talaga na pag-inus. Magpalinis ng bahay. Pwede nyo rin po ang contact. Pwede din po kayo mag-comment saka mag-PM sa akin sa mga gusto magpalinis ng bahay. Nasa akin po natin magamit yung isang inlet dito po sa terrace. Nakadamit po tayo ng kalahating timbang tubig o isang timbang tubig. Para palitan pa rin po natin kagad siya sa mga susunod natin po kung nasan kasi madumi na siya, nakasagap na siya ng germs dito sa labas. So, para make it sure na malinis siya, saka walang masamang amoy, labanlawan ulit natin siya, lalaban natin yung mop niya, then saka natin ganun din sa ibang parte ng bahay. Like, like po sa kwarto natin, especially sa kitchen, yun, para po maging malinis po talaga. Hindi naman masyado malaki kaya hindi siya kakain ng ganun kalaking oras para maglinis tayo. Isa na lang siya, matatapos na tayo. At dahil may sabon po itong ginamit natin masahan, itong pinapak natin. Dahil po may sabon siya, babanlawan ko pa rin po ito, itong basahan na ginamit natin, itong mop na ginamit natin, para ipangbanlaw sa kanya. Kasi po may sabon po siya. Alam niyo po, actually, tama si Pangulong Duterte na marami pa tayong pwede magawa sa loob ng bahay, kaya huwag po natin panghinayangan kung may statement po tayo sa bahay na kahit isang linggo, dalawang linggo, or isang buwan, kasi marami po tayong madidiscover sa loob ng bahay natin na dapat pala natin gawin o dapat pala natin ayusin. Magpahinga naman po tayo, malakdag man po tayo sa loob ng bahay natin, hindi po sa kulungan, hindi po kung saang dubyot na lugar, at least bahay po natin to, magiging komportable at komportable pa rin tayo. O ngayon sa wala naman pong sahod, syempre lahat po tayo malukot, pero mas safe po sa atin yun, kaysa naman po may sumasahod na tayo, then makakawa naman tayo o magkakaroon tayo ng maging infected tayo ng coronavirus, di ba po? Yun naman pong advice ni Pangulong Duterte, para naman po sa kaligtasan natin lang, hindi po para sa kanya lang. Today is my partner's flight from Philippines, so gusto ko naman po na pagdating niya is super linis ng bahay at sa fresco and then komportable siya pag magpahinga siya. So I hope na makabiyahe siya ngayon dahil sa issue, pero anyway siya sa kapinagpipray ko pa rin yung paligtasan niya sa biyahe niya kasi sobrang miss ko na po siya. Pero masaya, ganun pa naman po naging masaya rin naman ako kasi nakapiling niya ng halos isang buwan yung pamilya niya, so nag-enjoy siya, alam ko kaya. Dahil masaya siya at mahal ko siya, kaya kung saan siya masaya, masaya rin po. Yan. So, dahil po sinabon natin siya kanina, so, nagbanlaw tayo ng map, ng basahan, para po ngayon, banlawan naman po siya kasi ang sabon po, medyo malagkit po yan. So, ito na po yung last na pangbabanlaw sa kanya. Yan. So, after po dito, lipat naman po tayo sa mga next nating lilinisin. Unahin po natin ang siguro kitchen. Okay? So, punta na po tayo doon.
nakatira, linisin po natin siya. Dito po kami nagsasampay ng iba, dito po muna namin lalagay yung mga ito po namin yung gamit. Kasi wala pa po nakatira. Available po to sa mga gusto pong, sa mga interesado po, PM niyo lang po ako or comment this video. Nalilinis ko siya. So, ganito po yung paglilinis ng tilapia.
na-expose na yung mga nasa platuhan, ugasan na lang po natin yung kaoban naman ng plato. Then, sterilize na din po natin siya. Bandian natin siya ng mga... At syempre po, dapat separate yung mga panghugas natin ng plato yung nagagatang scratch pad. Separate siya sa pang plato at sa pang kalan at mga pang... sa ano po. Kailangan separate siya. Huwag natin gamitin bilang natin sa plato, sa baso, then gagamitin natin. Nakadiri po. Kaya separate lang po dapat. Nakahugas ako ng aking kamay.
ginagamit ang ating hand wash. Mabango ho, ayan. Kain po tayo. Magkakamay lang po tayo para masarap ang kain. Kain po tayo. Sarap ng tilapia. Yum, yum, yum. Mahilig po ako sa kamatis, sa kapipino. Yan po. Kain po tayo. Ayan. Napanood ko po kapon yung mga rally-rally ng rally dun sa abocha. Lockdown. Huwag po natin sila ibibihin. Ay! Sorry. Kaya yung taong walang ano. Nakakontentuhan. Okay. Yan, dito na tayo. So, mabilis ako na ako ng buong bathroom. Pero, sabi ko na rin sa pag-ibig ko, kaya hindi kayo pwede manood. Balikan ko po kayo mamaya. Bye! Ta-da! I'm fresh! Nakaligo na po ako. So, tapos na rin ako maglinis ng CR. Yan, nalinis na siya. Super linis na niya. And, sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo sa mga simpleng bagay at saka sa pag- Yes! What's up mga kalaro? So, refreshing na ang inyong lola. At dahil wala pa si Papsi at ako'y gutom na, kakain na po muna ako. Meron tayong pansit canton. Meron tayong century tuna at syempre hindi mawala ang guys. At syempre sa sponsor ng ating mabait na housemate si Mayor Dawn. Thank you po sa cake lagi. God bless po. So kain na po ako. Salamat po sa inyo. Thanks guys for watching. Hope you like and see you on my next vlog. Bye! Thank you!